Hi mga ka-coders, and welcome to our YouTube channel, Learn IT Easy. Sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Renmark, isang software developer at isang IT faculty na nakabase sa Capas, Tarlac. Samahan niyo ngayon upang tumuklas ng mga bagong kaalaman na related sa information technology. In this video, we will talk about Lesson 17, which is Arduino Blinking LED. So let's get started. So ito yung pinakaunang Arduino project na gagawin natin, and it will involve actual activity. Okay, so later, ipapakita ko sa inyo, magkakaroon tayo ng demonstration kung paano ito papanderin. So enough dun sa mga theory, now we will going to dive dun sa mga applications. So pag sinabi natin blinking LED, umpisahan na natin kung paano ito gagawin. Sabi dito, LEDs are small, powerful lights that are used in many different applications. We already discussed previously kung anong ibig sabihin ng mga LEDs. Now, to start with, no, we will work on blinking an LED. Ito yung hello world ng mga microcontrollers. So, noong time na nagpo-program tayo, no, yung pinakaunang program na nirarun ko, no, as your teacher is actually the hello world program. Now, when we talk about microcontrollers, ang pinakaunang parang welcome natin, no, para sa mga or welcome project natin para sa mga beginners is always the blinking LED. Paano nag-work yung blinking LED? It is simply as turning the light on and off. Ganun lang, on, off, kaya siya nagbi-blink. Establishing this important baseline will give you a solid foundation as we work towards experiments that are more complex. Now, before we start, no, you have to prepare the following components na nakadapat naka-ready na yan. Ano yung mga gagamitin natin para sa project natin ngayon? Una, gagamitin natin isang breadboard, no? Kung gusto nyo, dalawa, pero hindi nyo kailangan ng dalawa, isa lang. Yung inyong Arduino R3, isang piraso ng LED, kahit anong kulay, pwedeng red, green, or yellow, okay? And then, isang piraso ng either 220, ito yung meron ako, dun sa aking Arduino kit, or 330 na ohms na resistor na suggested dun sa mga previous discussions natin, and dalawang jumper wires, isa para sa positive volts at saka isa sa negative, which is yung ground. Okay? Now, as promised, no, tuturuan ko muna kayo kung paano binabasa yung schematic diagram. Pero sa mga susunod na video, hindi ko na to i-elaborate ulit. So, dito lang sa video na to yung elaboration na schematic. Dalawang klase ng diagram ipapakita ko sa inyo. Yung una yung tinatawag nating schematic diagram at yung pangalawa yung tinatawag nating circuit diagram. Sa schematic diagram, no, ito yung para sa akin pinakamaiging paraan para mas madali para sa inyong maintindihan kung saan nyo i-coconnect yung bawat component. So ituturo ko kung paano siya nag-work. It's very simple. Kung titignan ninyo, ito yung ating Arduino. So sa ating Arduino, ito yung mga pinaka-importanting pins na meron tayo. Okay? Yung ating analog 0 to analog 5, yung ating digital 0 to digital 13 pins, and yung VIN, 3 volts, 5 volts, ground, and so on. So ngayon, isipin ninyo ito yung mga Arduino at ito yung mga butas kung saan nyo sila pwedeng isaksak. Okay? Now, pag binasa natin schematic diagram, napakadali lang naman kung iisipin ninyo paano nag-work to. Ito yung symbol ng LED, di ba? Tinuro ko sa inyo dati yung LED. Ngayon, ito naman yung symbol ng resistor. Ang ibig sabihin nito, ganito lang kasimple. Yung isang paa ng resistor, kailangan i-coconnect natin kahit anong paa kasi hindi naman siya polarized, i-coconnect natin yan sa kahit anong digital pin na meron. Pero, sa ngayon, no, hindi tayo gagamit ng PWM pins. Napansin niyo yung mga PWM, ito yung mga pulse width modulation. Hindi pa sa ngayon. Yung ordinary na digital pins lang ang gagamitin natin. So, i-coconnect natin itong resistor papunta dun sa ating isa, kahit alin sa mga digital pins na yan na hindi nakamark ng PWM o yung walang tilde. Ngayon, yung isang paa ng resistor dapat magkoconnect dun sa positive part ng ating LED. Okay? Bakit ko nasabing positive? Kasi diode yan. And diode, remember, polarity matters. So, ibig sabihin, dapat yung pin na to, okay, which is D13, kung i-disregard mo daw yung resistor, ibig sabihin, yung D13 yung pupunta doon sa ating positive side.
At yung negative side ng ating LED, yun ang pupunta dun sa ground. Ganun lang siya kasimple. Again, ha, yung LED, yung negative side pupunta sa ground, yung positive side pupunta dun sa D13. Pero sa pagitan nung paanong positive na to, ay kailangan may resistor dun sa gitna. Yun lang naman eh, parang kumbaga isiningit lang natin yung resistor. Bakit nga kasi sir may resistor? Dahil pagkawala, magkakaroon tayo ng overconsumption ng current at puputok yung ating LED. And we don't want that to happen. Okay? So, ganun lang. D13 or kahit anong digital pin at yung negative ground. That's it. So, yung circuit diagram, ganito naman ang itsura niya. Kung ito yung breadboard mo daw, okay? Naalala nyo, tinuro ko sa inyo kung paano ginagamit ang breadboard. Yung ating power rails, yung buong horizontal part na to, lahat yan connected. At yung buong part na to, lahat yan connected. Ganon din sa kabilang side. Pero yung dalawang part na to ay hindi sila connected. And then, in here, no, ang connection naman ng mga to will be vertical. So, kung titignan ninyo doon sa pagkaka-explain kanina, at doon sa circuit diagram, sa ibang pin niya kinonect, pero okay lang. Tignan ninyo yung ground, okay? Yung ground, ito yung negative, at connected yung ground doon sa isang paa ng ating LED. And this is the negative side, okay? Now, the positive side of the LED connects dun sa resistor, which is ating resistor, at yung resistor na to connected siya dun sa pin o isang digital pin dun sa ating Arduino, which is 8. Pero din rin naman yung 13, okay? Sabi ko nga sa inyo, kahit aling mga digital pins dyan, basta't wala yung mga tilde sa ngayon o yung mga may pulse width modulation. Pero alam ko, pupwede rin, no? Kung di ako nagkakamali, pupwede rin. Pero sa ngayon, sayang naman kasi kung gagamitin natin yung mga PWM pins para doon sa project na to. Okay? So, now we will going to demonstrate how to create the Arduino Blinking LED project. Okay? Okay, kagaya nga na sinabi ko kanina, ang gagawin natin para sa lesson natin ito will be the Arduino Blinking LED project. So, component check muna tayo. Meron na akong breadboard dito. So, ito yung aking breadboard. Meron na akong Arduino dito. Okay? Yung aking LED na sabi ko nga tatlong kulay yan by default pero gagamitin ko na lang itong dilaw kasi medyo nabali ko na ng konti yung paa niya. And again, no, as a review, sinabi ko sa inyo, paano malalaman ko alin dito sa LED yung anode at saka yung cathode? Yung anode o yung positive, ito yung mas mahabang leg, okay? So, ito yung part na to. So, dito, okay, ang mas mahabang part is ito, okay? So, ito ngayon yung aking anode at ito yung aking cathode o yung aking negative part. So, itatabi ko na itong mga to kasi hindi ko naman sila gagamitin. And then, I have my resistor, yung 220 ohms na resistor na gamit ko dun sa, meron dun sa aking Arduino kit. Okay? So, yung color code niyan, dapat alam nyo na by now. Nandito na rin yung aking mga jumper wire. Isang black at isang red. Yung red ito yung gagamitin ko para sa positive volts. At ito namang black yung gagamitin ko sa negative volts. Now, as per schematic diagram na pinakita ko sa inyo kanina, napakadali lang naman na mga gagawin nating connection. So, paano nga ba? Ang gagawin natin, magkoconnect ngayon ako ng digital 13, okay? So, itong kulay red, no? Ito. Iko-connect ko to dun sa digital 13 at ito yon, okay? At iko-connect ko yan somewhere dun sa aking breadboard. Kahit saan dito. Walang problema. So, ang gagawin ko, iko-connect ko na lang siya dito sa may 50, okay? Kahit alin dyan, no? And then, itong aking LED, okay? Now, yung aking anode part, which is sabi ko ito mas mahabang part o leg ng aking LED, ay iko-connect ko doon sa kahit alin sa mga to, no? Ito. Kahit alin doon sa mga part na yan ng aking breadboard. Kasi connected naman yan. Sorry, masyado mataas. Ito. So, connected naman kasi lahat to doon sa horizontally. So, iko-connect ko na lang siya dito para hindi mahirap. At ito kung saan siya upwede. Which is, ito yun. So, inilubog ko na yung paa ng aking LED. Okay? Ayan. Ngayon, ang cathode part, tulad nga na sinabi ko, ay dapat pupunta sa ground. So, kukuha ko ng isang line or pwedeng dito. Okay? Basta't kailangan magkakatapat yan. No? Tignan natin.
medyo manipis lang yung mga paa, pero nakita ninyo, no, na nakatapat yan dun sa mga paanan. Kasi remember, connected naman to papunta dun at ito connected papunta dito. Ngayon, ito i-coconnect ko sa ground. Napakadami nating pagkukunan ng ground. Pwedeng dito tayo kumodo sa analog or pwedeng dun sa digital. So, hanapin ko na lang sa digital at dito yata yung ground nun pagkatapos nung pin na yun. So, ayun yung ground. Actually, medyo nag-twist ng konti. Para hindi ako ma-confuse, mas maganda siguro ikot ko to. Yan. Pupunta siya dun. Para itong negative, siya na lang yung pupunta dito. Yan. O, edi, hindi siya mahirap. Okay? Ngayon, may isang nawawala dyan. Itong resistor. Ano ba sinabi ko doon sa resistor? Dapat, pagka kinuha natin yung voltage sa positive 13, okay? Hindi pwedeng ganito kasi pag pinower on ko to, puputok yung ating LED. So, kailangan yung LED o yung resistor rather na doon sa gitna ng connection natin sa D13 na tsaka doon sa LED. So, pinakita ko lang na ganito kasi nagsisimula pa lang tayo para magkaroon kayo ng idea how it works. So, tatanggalin ko ngayon tong 50, imbis na ito yung i-coconnect ko, bakit hindi yung paanan ng resistor? So, yung isang paanan ng resistor, hindi problema yan kung ano yung baliktaran, no? Kasi di naman polarized yan. So, i-coconnect ko yung isang paa doon sa aking breadboard, papunta doon sa isa, ayan, parang ganito. Kahit saan tumapat, wala namang problema yan, no? Gusto ninyo para masaya, pwedeng pa ganun. Okay? Ayan. So, yung 50, doon sa saktong 50, doon ko siya i-connect. Pagkatapos, somewhere doon sa pang 45, actually, hindi siya nakasakto. Sakto natin, OC ako eh. Ayan. Ngayon, ang mangyayari, since ito yung anode side ng aking LED, i-coconnect niya muna doon sa paanan ng isang resistor at yung kabilang paan ng resistor rin yung lalagyan ko na supply ng positive volt na makukuha ko doon sa pin D13. And ito na yan. So, ganito na yung magiging connection ko. Again, kahit hindi tayo magkakaparehas ng connection kasi baka isipin niyo ay kailangan dito ko isaksak yun, kailangan doon. Hindi, no? Hindi kayo limitado doon sa kung saan nyo dapat isasaksak itong mga nandi dito. Ang point ko lang dito, kailangan tama lang yung pagkakakonect. Negative side of the LED, papunta sa ground. Okay? Positive side of the LED, pupunta muna doon sa paanan ng resistor. Yung isang paanan ng resistor, pupunta doon sa D13. And that's it. Ano na lang ang kulang? Ipapower up na lang natin yung ating Arduino board. So, ito yung aking kit. Nakalimutan kong kunin yung aking USB cable. Okay, kasi ito yung magsisilbing power natin. So, ito yung aking USB cable. Okay? At i-coconnect ko lang to dun sa aking Arduino. At i-coconnect ko yung buong circuit na to papunta, okay, dun sa laptop na gamit ko. Okay? So, ang next part ng ating lesson will be the coding. So, magko-code na tayo kasi since na-connect na natin yung mga component dun sa aking Arduino, ang gagawin naman natin ngayon, magko-code na tayo dun sa ating Arduino. So, punta na tayo dun. Okay, so let us now continue dun sa coding part ng ating Arduino. Ngayon, remember, first things first, no, bago tayo magsimula dun sa ating Arduino project, ito yung kailangan nyo tandaan. Ang unang step is lagi tayong pupunta dun sa this PC, or actually not that this PC, pero ito yung pinakamabilis na paraan para makarating kasi ako dun sa device manager. By taking a right click dun sa this PC and by clicking manage. So, lilitaw tong ating device manager. So, sa device manager, ganito yung kailangan kong mangyari. So, mapapansin ninyo, wala pa yung aking Arduino dito, pero once na pinlog ko yung aking Arduino papunta doon sa aking laptop, merong panibagong hardware na nadagdag dito at ito yung ports o yung communication ampersand o yung LPT ports. So, itong communication port na to, no, dito yung magiging way ng ating Arduino para makapag-send and receive siya ng data papunta doon sa ating computer. Now, doon sa unang beses na sinubukan kong gumamit ng Arduino doon sa laptop na gamit ko, hindi ko siya agad na
napagana kasi nawawala yung ports. Baka mangyari din to sa inyo, kaya sinasabi ko. Kung sakaling yung ports at yung communication port na to ay hindi available do sa device manager, kapag pinlag ninyo yung Arduino, hindi siya nade-detect. Ang ibig sabihin lang nun, no, hindi properly drive yung inyong computer or laptop. So, idadrive nyo pa yung inyong device. Okay, yun ang pinaka-importante. So, ako, successfully na-drive ko naman siya, kaya nagkaroon na ako dito. And may tendency iba din yung pangalan na nakalagay dito, pero sigurado ako ito na yun. And yun ang pinaka-importante, lilitaw siya dun sa device manager. So, nakalagay dito, communication o COM port 3. Ngayon, kapag binuksan ko yung aking Arduino IDE, ito yung second step. So, sa first step, sabi ko nga, kailangan yung i-check sa device manager kung ano yung communication port number niya. At ang second step is titignan natin kung nakaset na ba siya doon sa Arduino IDE. Madali lang naman yun, pupunta tayo doon sa tools. And then under sa tools, makikita ninyo, yes, by default, nakaset na siya ng communication port 3. Nagbabago kasi yan. Pag pinlag mo siya ulit, may tendency sa ibang COM port siya pumunta. So kung mali yung pagkakalagay niya, iseset nyo lang kung saan dapat siya nakasaksak, okay? And then, yung ibang mga Arduino IDE din, no, na minsan hindi siya by default selected yung Arduino Uno, pero sa case natin, pre-selected naman yung Arduino Uno, so wala tayong poproblemahin. Pero kung sakali nagpalit ka ng gagamitin mong board, for example, gumamit ka ng Arduino Mini, so kailangan mong i-switch yung board na ginagamit mo. Pero sa atin, sa ngayon, since pare-pares tayo naka-Arduino Uno, ang gagamitin lang natin dito o hayaan lang natin yan doon sa default, which is okay na yan. Okay? So, yun lang naman yung second step. I-check lang natin doon sa Arduino IDE kung okay na ba yung board at saka yung mga ports. Now, as a review, sinabi ko sa inyo before na yung dalawang part ng ating Arduino IDE or the Arduino program, yung part ng setup kung saan ang ilalagay lang nating mga code dito ay yung mga code na isang beses lang nating gusto kumandar. Madalas yung mga initialization yung inilalagay natin dito. Yung pangalawang part, ito naman yung tinatawag nating void loop. Ito yung mga code na paulit-ulit na gagawin ng Arduino para sa atin. Titigil lang to kapag namatay yung Arduino or nawalan siya ng supply ng power or kung nagkaroon ka dyan ng special na code, no, para patigilin talaga yung execution ng void loop na yan. Pero definitely ito yung part ko saan hindi hihinto do sa pag-execute ng code yung ating Arduino. Okay? Now, since ang ating project na ginagawa is yung blinking LED, sisimulan na natin kung paano siya gagawin. Okay? Now, how do we do that? Very simple. Doon sa void setup o kung saan tayo nag-i-initialize, gagamit tayo ng code na kung tawagin natin is pin mode. At na-discuss ko to sa specific lesson natin before. So yung pin mode, ito yung ginagamit nating function or command para iset natin kung ano ba yung magiging mode ng mga pins na gagamitin natin sa Arduino. Ngayon, ang tanong, anong pin ba doon sa Arduino yung ginamit natin o saan ba natin isinaksak yung LED? Sa pagkakatanda ko, ang ginamit nating pin is yung digital pin 13, kaya ang ilalagay ko dyan is pin mode 13. Okay? Now, separated by comma, ang next step is ano yung magiging mode ng ating pin 13? Tatlo yung mode, kung maalala ninyo, meron tayong input, meron tayong output, at meron tayong input pull-up, pero ang gagamitin natin dito, syempre, will be output. So, output kasi, hindi naman tayo kukuha ng data mula doon sa LED. Bagkus, you will going to light up the LED. So, ibig sabihin, from Arduino papuntang LED, hindi LED papuntang Arduino. Okay? Yun yung palatandaan doon. Also, kung mapapasin ninyo, no, ang pagkakasulat ng aking output is in all caps kasi case sensitive ang Arduino. Kasi, remember, yung mga code niya is borrowed from the C language or very similar to Java, and you know that particular programming languages are case sensitive. So, we will go into write output and then semicolon. Now, also, no, yung mga commands madalas naka-camel case sila kagaya nito. So, yun lang yung mga kailangan yung obserbahan, no, kasi baka dyan kayo nagkamali, run kayo ng run. But, sir, hindi gumagana yung pin mode. Baka kasi sinulat mo to ng nakaganito o nakakapital yung P. So, ganun lang naman yon. Ngayon, ang next step is, pagkatapos mag-load ng program, kumbaga parang sinabi mo na, hey, digital pin 13, ang magiging trabaho mo for this project will be output. Parang ganun, okay? Now, ang next step is gagamit tayo ulit ng panibagong function na naituro ko rin sa inyo previously, at yung function na to is yung tinatawag nating digital write. Para saan ang digital write?
Ito yung ginagamit natin para makapag-send tayo ng voltage papunta dun sa specific pin na gusto natin. At yung pin na yun, definitely, it's still the pin 13. So, gusto nating magsulat o mag-supply ng ano, dun sa anong pin, digital pin 13. Anong gusto mong isupply? Yung gusto nating isupply is a value na kung tawagin natin is high. Remember, in digital or in electronics, no, pag sinabi nating high, that is equivalent to 1 or in layman's term, that is turn on. Okay? By the way, this double slash, as you all know, that is a comment. Okay? Now, after that, no, ang gusto natin mangyari, pagkatapos ma-initialize ng pin mode o ng pin na magiging output siya, yung pin 13, isusupplyan ngayon natin to ng voltage. So, digital write high means to supply voltage. Okay? Magbibigay ka ng voltage ngayon. Or current, no? Ngayon, ang next step is maglalagay ako ng tinatawag nating delay. So, ano yung delay? Delay is another function na ginagamit natin para makapagbigay ng tinatawag nating pause effect. Bakit pause? So, kasi sobrang bilis ng execution ng microcontroller. Kahit hindi siya kasi bilis ng computer, it's still multiple process per second yung kaya niyang gawin. So, pag naglagay tayo ng delay, for example, kagaya ng 1,000, because this is microseconds, kagaya sa Visual Basic, 1,000 indicates 1 second. So, ibig sabihin, pagkatapos mo makapag-supply ng voltage do sa pin 13, magkakaroon tayo ng delay, okay, ng 1 second, and then anong next step na gusto mo mangyari? Eh, di ba blink nga siya? So, pag-blink is on-off, on-off, on-off. So, ibig sabihin, magkakaroon ulit tayo ng digital write, pero this time, ang ilalagay natin doon sa digital write will be, again, same pin, pin 13 pa rin, but instead of high, we will going to set the value into low. So, ilalagay ko dito, but low, turn off, okay? So, ito turn off natin yung LED. Ngayon, kagaya doon sa ginawa natin kanina, importante na meron ulit akong delay dito kasi pagka hindi, hindi mo mararamdaman na namatay yan. So, ang mangyari, papatayin natin yung supply, so mamamatay yung LED, mag-aantay siya ng 1 second, pagkatapos ng 1 second, natapos yung execution, babalik na naman siya sa taas, bibigyan na naman niya ng voltage yan, so iilaw na naman yung LED. Antay ng 1 second, mamamatay, antay ng 1 second, iilaw, antay ng 1 second, mamamatay, antay ng 1 second, at paulit-ulit lang yan na mag-execute ng ganyan. So, actually, ito na yung code natin para doon sa blinking LED. Dali naman, sir. Siyempre, dali lang naman yung mga gagawin natin. Now, pagkatapos natin magsulat ng code, ang gagawin natin, siyempre, is we will going to save our work. So, by going to file and then save, at magsisave na lang ako sa desktop, no, para madaling hanapin, gagawa ako ng bagong folder. At yung folder na yun, papangalanan kong Arduino Projects. Okay? At sa loob ng Arduino Projects, gawa ulit ako ng isa pang folder na papangalanan kong Blinking LED. And then, syempre, definitely, kung ano yung file name, ano yung folder name rather, yun din yung gagamitin yung file name, which is Blinking LED. And then, I'll hit Save. So, prerequisite na kailangan makapag-save ka muna bago ka makapag-compile. Yun yung next step. So, pagkatapos natin siyang ma-save, ang next step na gagawin natin is we will going to verify. So, i-verify natin yung code, kung tama ba yung pagkakasulat. Yung verify, mapapasin sa ilalim nakalagay compiling. So, done compiling, ibig sabihin, kapag nakita niyong kulay puti yan at walang error, at may mga ganitong klase ng statistics, successful yung pagkakasulat natin ng program at successful yung pagkakakompile. Pero hindi pa dito natatapos kasi ang ginawa pa lang ng Arduino IDE, tinignan lang muna niya kung gagana ba yung code kapag in-upload mo doon sa board. Pero hindi pa natin siya ina-upload. Para makapag-upload tayo, no, i-click natin itong katabi niyang button, yung parang arrow right, and that will going to upload the code doon sa ating Arduino board. Take note, bago ko ito pindutin, no, kapag pinindut ninyo yan, dapat yung TX at RX LED doon sa inyong Arduino magbiblink. Kapag yan hindi nagblink, there's something wrong doon sa inyong Arduino. Okay? So, pagkatapos, no, after nyong i-press yan, definitely magbiblink na yung ating LED doon sa ating board. Pero again, bago ko ito pindutin, isa pang trivia. Honestly, no, sa Arduino,
napakadaling makapag self-study at makapag-aral, no, kung paano yung ginagawa. Kasi napakadami ng mga available examples at mga hobbyist projects sa internet itself, no. Halimbawa, yung ginagawa na lang natin ngayon, yung Arduino, blinking LED example, sige. Ngayon, kung mapapansin niyo, there are a lot of website kagaya nitong learn.adafruit.com, yung official website ng Arduino or yung sa Tutorials Point, no. Marami yung mga pwede natin pagkunan ng source code. Hindi lang naman source code yung pwede nyo makuha. Honestly, no, kung pupunta tayo doon sa official website ng Arduino, naka-indicate din naman dito kung ano yung mga hardware na gagamitin mo, ano yung mga pwede mong gamiting board, okay, paano yung magiging circuit diagram niya, ano yung itsura niya, ang schematic, and actually including yung mismong source code, nandyan. Pwede nga natin itong i-copy-paste na lang eh. Okay, tingnan nyo sa Tutorials Point. Ito yung kasing ginagamit ko sa Tutorials Point. Including yung components, yung mga schematics, may mga paliwanag siya kung alin dyan yung short leg at long leg. No? Didiscuss ko na yan kung saan yung anode cathode. At naka-indicate din naman dito kung ano yung code. Okay, ayan lang yan. Ngayon, bakit hindi ako nag-copy-paste? Honestly, pwede ko itong i-copy at i-paste na lang papunta dun sa sketch. Pero kaya hindi ko ito ginawa kasi gusto ko munang i-explain sa inyo kung para saan yung mga ginagawa natin ngayon. Ano ba yung pin mode? Ano ba yung digital write? Bakit ako naglagay ng delay? So, ganun muna. So, as time goes by, syempre, kapag medyo komplikado na yung mga program natin, definitely, makikita nyo din naman ako magka-copy-paste dun sa mga examples na makikita natin dun sa internet. Kasi may base code na tayo. Yun yung pinaka-importante, yung base code. Ngayon, ang gagawin lang natin dun sa base code, we will going to modify the base code. Pero at least, the code itself is present na. Pero again, during the span ng mga early projects natin, no, I will going to manually encode lahat muna ng code para somehow natututo kayo kung paano ginagawa o ginagamit yung mga code ng mismong Arduino IDE. Okay? Now, without further ado, we will going to press the upload. And then again, as I've said, you have to observe yung TX at RX ng inyong board. Dapat umilaw yun or nag-blink. And then dapat nag-blink na rin yung inyong LED. Okay? So, pumunta na ngayon tayo. Babalik tayo dun sa view nung video para ipakita ko sa inyo na nag-blink na nga yung ating LED. Okay? So, ayan. No, as you can see, nagbiblink na yung ating LED. Every 1 second yan. Kahit magbilang kayo, no? Pwede nating i-adjust, no, yung difference dun sa delay. Kapag ginawa nyo yan, for example, na 5,000 at sinave nyo yan, tapos binerify nyo and then in-upload ninyo, definitely tatagal yung interval. Pwede kong ipakita sa inyo pero hindi nakababalik dun sa code. Okay? Wait lang. So, tapos ko nang ilagay yung 3,000, pinalitan ko siya and then napansin nyo, nag-blink siya ulit. Pero ngayon, tag 3,000 bago siya mamatay at mag-on, off, on, off. Meron akong 3,000 na nilagay na value, yun yung naging delay niya. So, kapag in-adjust natin yun, magbabago din yung speed ng ating blink. Naiintindihan? Ngayon, remember, since this is an LED and that's a diode, no, kapag baliktad yung pagkakalagay ninyo ng paanan, hindi siya iilaw. Bilang patunay, pwede natin, no, pwede ko itong bunutin para lang aware kayo at susubukan kong baliktarin yan. Okay, magalang din naman siya puputok. Okay? Kasi ang property naman ng LED is hindi lang naman niya ipe-permit yung current para gumana. So, kapag baliktad yung pagkakasaksak ng paa, hindi yan gagana kahit tama yung code niyo. Naintindihan, no? So, eto siya. Ngayon, kung ayaw nyo ng paggamit ng kulay yellow, okay, which is nagiging kulay, ano ba, orange din siya kalaunan, then pwede nyo naman palitan. Subukan natin tong kulay red, okay. So, bibend ko siya ng konti. And then, ito, papunta doon, konti pa, konti pang split. Ano ba? Konti pa. So, ibuka pa natin siya ng konti. Ayan. So, depende nga doon sa trip ninyo, sabi nga sa inyo, ayan, kulay pula. Okay? Or kung gusto ninyo, pwede natin gawing kulay green. So, ito naman yung kulay green. Again, the long leg one, ito yung anode. Okay? Ayan. So, pare-pares lang naman yan. Depende doon sa preference ng magiging
kulay ninyo. Pero iisa lang naman, basta parehas yung code natin, parehas yung pagkakaset natin, then definitely it should work. And that ends, no, yung demonstration natin para dun sa blinking LED. So hopefully magawa ninyo to and i-practice ninyo kung paano to ginagawa. Okay? And that's the end of lesson 17. Thank you very much for your time and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much and I'll see you on our next video.